What is good guys, no? And we are now back with another new video na naman tayo mga tol. So probably guys ay nakikita ninyo yung title natin down below. Eto yan. So ito guys, no? Meron tayong bike component dito, which is itong Fun Full On, no? Ayan, na 35mm. Ayan siya. So meron pala ako guys na ginawa na video, no? About sa stem. Kung hindi nyo pa napapanood yun, lalagay ko lang yung link, no? Over here or dyan or dito sa baba, no? So para, you know, alam mo yung pinagsasabi natin dito. Fun Full On. Ayan siya. So, basically, tol, alam mo bang purpose na ito? So, basically, no, ito yung pinaka-manibela ng ating bike, no? Siya yung tumutulong, no? Nahiliko yung gulong natin, no? Pa-ride, ayan, and pa-left. Amazing! At yung pa guys, no, nalaman ko rin na pwede mo siyang gawing sandata, no? So kung may masamang loob dyan, no, pwede mo itong ipukpok sa kanya, no? Solid to kasi, you know, aluminum to boy, no? Ano bang aluminum to? So basically, no, aluminum tong handlebar natin, ayan. So gawa siya sa aluminum 6061, no? Napakalupit nito, no? Very lightweight, no? At ito pa guys yung pinakamalupit nito. Napakaganda pa ng design niya. Ayan, di ba? Isipin mo, no, kung gumawa si Fan ng bakal nito, eh talaga ngayon, baldado talaga yung masamang loob, no? Pero wag mong gagawin yun, no, na may dalang-dala ka nito, no, sa likod. Parang ninja. Amazing! Ito guys, no, Fun Full On. Ayan, so napaka-solid na ito, no? Kaya meron tayo dito kasi ilalagay natin to guys, no, sa ating upcoming na bike project. Nakikita mo ba yun? Ayan, nasa kama, no? So, abakan nyo yun. Okay, so yun nga, no? Ito, meron akong ginawa na review about sa stem. So, ito yung ginawa natin last time na Fun na equalizer na 35mm. Ayan, so sasakto siya dito. Okay? Ito guys, so pag-usapan natin, mabilisan lang, no? So itong mga technical specs niya, ayan. Tignan natin sa kodigo ko, hindi ko alam. Fun Full On, yan, color black, no? So basically, yung finish niya is sandblasted. Ayan, so nakakasigurado ka, natatagal itong pintura niya, no? Hindi kagaya ng iba dyan, no? Na, you know, nababakbak. So yan yung design niya, ayan. So tingnan mo naman guys, no? Very low-key lang yung design niya, di ba? So yun guys, no? It comes in different colors like black, no? Itong meron tayo dito. Yung green, no? Doon sa isa kong Exi na bike, Expalto Calzado ko na bike, no? Color green yung kulay nun, no? So very good, no? So meron ding red, blue, gray, orange, no? So depende na lang yung guys, no? Pwede mo naman i-mix and match, no? Yung color way or color scheme, no? Ng ginagawa ninyong custom bike. So yung haba nito guys is 785. Ayan. So meron siyang details over here. So pwede ko naman close up, no? Kung hindi nyo nakikita. Tapos 35 yung ano niya, bar clamp niya dito. Ayan yung diameter niya dito. So tulad sabi ko, itong equalizer natin na 35mm, no? Sasakto siya. Okay? So yun nga, no? Bago nyo i-consider, syempre kung bibili kayo ng stem, dapat compatible siya sa handlebar ninyo, no? So kung 35mm siya, dapat 35mm din yung stem ninyo. Pag 31.8 yung handlebar ninyo, 31.18 yung stem na gagamitin ninyo. Okay? Ano bang technical specs na ito? So may rise siyang 30mm. So ito yung tsura ng rise niya, 30mm. Ayan. Meron ding iba't ibang rise si Fun. Ayan. Meron ding 15 pati 7mm. So depende na lang yung guys, no, kung anong you know, comfort yung gusto nyong habulin, no? So kaya lang naman siya may rise, no, para diba? Really depends, no, kung anong sukat, no, ng rise. At also syempre back sweep, no, kung you know, komportable kayo. Ano pa? Dito, may nakalagay dito yung up sweep niya. Yan, 5.5 degree angle. So, from here, medyo maliit lang yun. No? 5.5. Yan. Tapos, back sweep, no? Na 8 degree angle. I do believe is standard siya, no? In all. Ayan, standard. So, probably nakikita nyo siya dyan. Yung parang diagram nila. Ayan. So, yan na yun. So, nga, available din siya, no? Sa two variants, no? 35mm tulad nito. Ayan. Tapos, 31.8, no? So, yung haba, no? Standard, 785, no? And also, 810. Ayan. So, merong rise, 30, 15, 7. So, may mili ka na lang, no? Up sweep, yan, may 5.5 tapos 2 degree angle. Tapos yung weight difference sila, so kung mapapansin ninyo, no, kung medyo weight weenie kayo, tulad sabi ko medyo may kabigatan talaga, no, pag nag 35mm ka.
No, syempre mas malaking material niya, mas malapad. So, you know, it makes sense na mas mabigat siya. So, you know, kung pang SM mo, I think pwede na yung 31.8, pero ako kasi mas gusto ko yung 35mm. So, tulad nito, yung 31.8, no, mas magaan siya. So, kung makapansin ninyo, no, 342 na grams, no, versus 380. So, ilang gramo din yun. I do believe, mas mabigat pa yung barya na dala mo, no? Kaysa sa, you know, yung difference ilang dalawa. So, medyo hindi mo na mapapansin yun. So, yun guys, no? Kung naghahanap kayo ng budget meal, no? Na handlebar, yan, pwede mo consider to, no? Na fun, full on. Actually, subok ko na rin to, no? Sa kahit anong riding discipline, no? Yan, pang trail, XC, nagamit na rin natin dun sa isa natin. SM MOA, syempre, no? Napakalupet, diba? So, yun guys, so, hope namin natutunan tayo, no? Itong araw na to. At, you know, nakatulong din tong video na to, no? Para pumili ka ng magandang handlebar. So, yun guys, to. Abangan nyo yung ating frame check. Ayan siya. So, lahat ng mga ginagawa natin dito is ikakabit natin siya doon. Okay? So, magiging medyo series siya, no? At sana mag-enjoy kayo, no? Kung paano natin to mabubuo. So, yun guys, so, I think ito muna lang tatapos yung video natin for today. So, maraming salamat po guys pa nanonood. At kung hindi pa subscribe, make sure na i-subscribe na yan. And also, click the notification bell para updated din guys sa ating next video. So, maraming salamat guys. And get tayo sa next ride. Ingat!